Thank you, Lord, for the blessing, for the 12 years blessing for me. I'm still here in Greece. Nagtatrabaho, tumutulong sa pamilya ko. Salamat at salamat sa pag-guide mo sa akin dito. 12 years in Greece, 9 years hindi po ako nakauwi ng Pilipinas. Ito yung araw na dumating ako dito sa Greece, na grabe ang hirap ko na makarating dito. I came here as a student. Nung dumating po ako dito, kumuha pa po ako ng permit doon sa Indonesia. Dumaan pa po ako ng Indonesia. 3 days po ako doon na nag-apply ulit para maging student dito sa Greece. So, I am here in Greece na nagpapasalamat ako sa Panginoon na andito pa rin ako hanggang ngayon. 12 years and 9 years hindi ako nakauwi. So, it's the country that I love. Maganda yung naging trabaho dito at nakakatulong sa pamilya ko. So, thank you, Lord, for 12 years here in Greece, and I'm happy, and I pray na more years to come here in Greece. Mula po sa pagiging student ko, naging low 89 po ako, yung papel ko, hanggang maging contract worker po ako dito na may mga benepisyo po as a contract worker here in Greece. So, thank you, Lord, for this opportunity sa pagiging contract worker ko dito. So, maraming salamat sa lahat ng guidance mo. And I always pray na good health lang lagi po ako. This is the time that siguro magpapasalamat din ako sa ate ko, sa kuya ko, na walang sawang nagtumulong sa akin na makapunta dito, na hindi nagsawa na nag-process ng papel ko dito sa Greece. Para sa ate ko at sa kuya ko, maraming salamat, at saka sa ate ko din doon sa Pilipinas, na yun lagi ang nag-uplip sa akin na magpursige, maghanap ng trabaho para makatulong ako sa pamilya ko. Sila yung mga taong hindi ako pinagsawaan na tulungan in a small way, hanggang sa malaking bagay na tinulong nila. Lubos po ako nagpapasalamat sa pamilya ko, yung ate ko at saka kuya ko. Kasi sila talaga ang hirap-hirap dito pumunta noon, that time. And then, yung mahirap din ang pera, kasi malaki din ang kailangan ko noon. Bali, 7,000 euro na po yung pera na ginastos nila sa akin. Kung hindi po lubos yung pagmamahal nila at tulong na ibibigay sa akin, hindi pa ako nakapunta dito, dahil malaking pera po yung ibabayad sa akin. Kasi student po ako, kailangan ng show money, at ibigay hindi lang show money po, para sa eskwelahan na napapasukan ko dito. Kaya kung wala po sila at hindi lubos at pagmamahal ang binigay nila sa akin, hindi po ako makarating, dahil hirap din yung 7,000 euro. Noon mataas ang euro na nung pumunta ako dito. Ang palit noon 70, 72. Tapos ngayon 58. I-times mo ang 7,000 euro sa 58 lang na palit. Yun ang ginastos po nila. So, siguro hanggang mamatay ako, hindi ko mabayaran yun, kasi sobrang papasalamat ko sa kanila, dahil hindi nila ako tinigilan sa pagtulong. Hanggang ngayon, grabe ang suporta at tulong ng
pamilya ko sa akin. Alam nila yun. And then, nagpapasalamat din ako sa mga taong, mga kaibigan ko na tumutulong din, na hindi nag-aantay ng kapalit. Tumutulong po sila na binibigay nila ang karapat-dapat na tulong para sa kapwa-tao ba. Kahit hindi, siguro kahit hindi mo sila friend, pero alam nila na deserve mo tulungan, tutulungan ka rin nila. Sila yung mga dapat ko papasalamatan din. Si Ate Olga noon, yun ang nagpo-process ng papel ko sa school din, eh, si Ate Olga at yung anak niya. Si Ate Olga din, tapos nagtrabaho din ako sa opisina niya. Hanggat hindi po ako nakaalis sa Pilipinas, pinagtrabaho niya ako. So, marami-marami salamat sa mga taong tumulong sa akin. Hindi ko na po maisa-isa, pero alam niyo po na taos puso ang papasalamat ko na andito ako sa Greece, na kung wala sa inyo, wala din po ako dito, dahil sobrang higpit noon ng pagpunta dito sa Greece. Kaya salamat sa lahat. Salamat sa 12 years ng mga taong tumutulong din sa akin. Salamat sa friends, family, and yung lahat-lahat na. Sa mga anak ko na nagiging inspirasyon ko sila. Na kung nagpursige pa ako magtrabaho dahil sa kanila din. Kaya ito yung 12 years na pasasalamat ko sa lahat. Marami-marami salamat. God bless you. More blessings to come na makatulong kayo rin sa iba. At saka, good health sa lahat.